Welcome back sa channel na ito, kaibigan. Mula sa taong nakatakas sa Area 51 hanggang sa pag-interview sa isang alien, ano ang nagpapalipad sa mga UFO at ang misteryo na bumabalot sa Area 51 ay ang ilan lamang sa tatalakayin natin sa video na ito. Bakit nga ba naglabas ng kautusan si President George Bush na panatilihin itong lihim sa publiko at huwag hayaan ang sinuman na maimbestigahan ang lugar na ito? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, kaibigan, ay huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga future uploads natin. Kaya, simulan na natin. Ang isa sa pinakalihim at mahiwagang lugar sa United States o marahil ay sa buong mundo ay ang Area 51. Ang military base ng US na matatagpuan sa halos 80 miles sa hilagang kanluran ng Las Vegas. Ang Area 51 ay lugar kung saan isinasagawa ang pagsubok sa mga makabagong teknolohiyang pangdigma ng US military. Tulad ng U-2, A-12, D-21, F-117 at F-22. Ang mga ito ay kakaiba at tila ba hindi gawa ng tao, kaya naman lagi itong laman ng mga conspiracy theorist. Maraming mga nagsasabi na may underground facility daw sa ilalim ng Area 51 na umaabot sa 20 to 50 floor pababa, kung saan dito isinasagawa ang reverse engineering sa mga spacecraft na pagmamay-ari umano ng mga alien. Ang reverse engineering ay ang pag-aaral tungkol sa mekanismo ng isang tapos ng teknolohiya upang makagawa ng kopya nito. Ayon kay Robert Lazar, o mas kilala sa tawag na Bob Lazar, isang inventor at eksperto sa physics, sa Area 51 ginagawa ang mga pag-aaral, pananaliksik at pagsubok sa mga makabagong teknolohiya na hindi pa naaabot ng kaisipan ng tao. Si Robert Lazar ay ipinanganak noong January 26, 1959. Isang Amerikano, siya ay nag-aral sa Pierce College sa Los Angeles. Siya rin ay nakakuha ng master's degree sa physics sa MIT at master's degree naman sa electronics technology sa Caltech. Nakilala siya dahil sa kanyang pag-claim na siya ay inupahan at nagtrabaho sa loob ng Area 51. Ang Area 51 ay kilala bilang Nellis Air Force, Bombing and Gunnery Range o Groom Dry Lake, isang lugar na wala sa mapa ng Amerika. Ang military base na ito ay itinayo noong 1954, nagsilbi bilang top secret site ng Lockheed Aircraft Corporation para sa mga advanced na pananaliksik ng Amerika sa mga eroplanong pangdigma tulad ng F-117 Stealth Fighter at malakas na armas tulad ng electromagnetic pulse. Unang inibinunyag ni Lazar ang sikreto sa loob ng Area 51 noong 1989, ngunit noong 1994 lamang umamin ang Air Force na meron ngang ganitong lugar, matapos na ito ay makuhanan ng litrato ng isang spy satellite ng Soviet Russia. Ano nga ba ang nasa loob ng Area 51? Bilang scientist, sa unang araw ng pagpasok ni Lazar noong December 1988 ay inakala niyang technology lang ng tao ang pag-aaralan niya doon. Taglay ang kanyang 38 level o pass ID ay narating niya ang isang lugar sa malalim na bahagi ng Area 51 na kung tawagin ay S4. Laking gulat ni Lazar nang makita niya ang siyam na mga flying saucers na kilalang sasakyang pangkalawakan ng mga extraterrestrials. Ang pangunahing trabaho ni Lazar sa Area 51 ay busisiin at pag-aralang mabuti ang propulsion system o pagpapalipad ng maliliit na flying saucers na tinawag sa pangalang sports model. Nasaksihan pa ni Lazar ang paglipad ng isang sasakyang pangkalawakan na may 15 feet ang diameter at 40 feet ang taas. Nang pasukin ni Lazar ang isa sa mga sasakyang ito ay laking gulat niya nang wala siyang makitang tornilyo o anumang dugtungan o pinagweldingan sa anumang bahagi ng naturang sasakyang pangkalawakan. Natuklasan din ni Lazar na ang nagpapagana sa mga sports model flying saucers ay ang atomic element na 115. At ang nakamamangha ay ang interview kay Lazar ay noong 1989 pa. Samantalang ang opisyal na unang pagkakadiskubre ng element 115 ay noon lamang 2003. Isa daw ito sa mga pruweba na nagsasabi ng katotohanan si Lazar. Ang element 115 ay nakakalikha ng tinatawag na antimatter
At kapag ang antimatter na ito ay inihalo sa anumang bagay, ito ay nakakapag-produce ng 100% energy. Ito daw ang mekanismo ng makina ng nasabing sasakyan. Wala pang tao ang naka-imbento ng 100% efficient na mekanismo. Ang flying saucers ay nakakalikha ng gravity waves na katulad ng gravity wave ng ating planeta. Ito ay mayroong tatlong gravity amplifiers. Pwede itong iset sa Omicron o Delta configuration. Ang Omicron configuration ay ginagamit kapag nasa himpapawid ng planeta ang flying saucers. At ito ay naka-steady lamang. Dito ay nagagamit ang isa sa mga gravity amplifiers. Kapag kailangan namang magbiyahe ng flying saucers, ay kailangan nito ng dalawang gravity amplifiers. Ang isa ay upang mapanatili ito sa paglipad, at ang isa ay upang umabante at tumatras ito sa pamamagitan ng pag-distort sa gravity wave. Ito ay maaari din maging invisible sa pamamagitan ng maximum distortion. Ginagamit dito ang tatlong gravity amplifiers upang mamanipula ang gravity fields. Ang delta configuration naman ay ginagamit para sa pagbiyahe sa kalawakan. Dito ay tumatagilid ang flying saucers at pinapaiksi nito ang distansya mula sa kanyang location at sa location na gusto nitong puntahan. Kaya naman, kaya nitong magbiyahe ng napakalayo sa isang idlap lamang. Lalo pang pinatibay ang testimonya ni Lazar nang ilabas ang video ng isang German film company noong 1995 na may kuha pa ng mga nangyari sa loob ng S4 sa ilalim ng Area 51. At ang pagpapalipad ng mga UFO sa labas ng military base na ito na kinumpirma naman ni Neryo Hayakama ng Nippon TV na nakaantabay sa labas ng kontrobersyal na lugar. Ayon pa kay Lazar, sa kanyang pagsali sa programa ay nabasa niya ang isang dokumento na naglalarawan sa kasaysayan ng mundo sa loob ng 10 years, kasama ang mga extraterrestrials na nilalang na inilarawan bilang mga alien race galing sa planeta na nag-o-orbit sa twin star na Zeta Reticuli. Ang sistema ng Zeta Reticuli ay dati na rin kiniklaim ni na Bernie at B.T. Hill na siya rin daw pinaggagalingan ng mga alien na na-encounter nila. May mga report din mula sa mga tao malapit sa lugar na ito na may mga nakakakita o mono ng kakaibang liwanag na pinaniniwalaang mga UFO na pagmamay-ari ng mga aliens. Ayon sa mga actual na nakakita nito, ito raw ay kakaiba at malabong ito ay eroplano o ano pa mang alam natin na sasakyang panghimpapawid. Ang radar ay may mga nade-detect din ng mga flying object na may supersonic speed sa ibabaw ng area. At ang nakamamangha ay kahit ang F-16 plane ay hindi kayang lumipad ng ganun kabilis. Ang autopsy video ng alien na nakuhanan sa loob ng Area 51 ay isa rin sa mga pinaniniwalaang kongkretong katibayan na ang military base na ito ay connected nga sa aliens. Ang bangkay ng alien ay pinaniniwalaan na nanggaling sa nag-crash na Roswell UFO sa New Mexico. Ang mga natirang bahagi ng nag-crash na UFO na ito ay lihim na ipinadala sa Area 51 dahil nais ng gobyerno na pag-aralan ang technology na ginagamit upang makagawa ng alien crafts. Ang isang ex-engineer ng aerospace na si Wade Bushman na na-deploy sa Area 51 sa loob ng mahabang panahon ay nagbahagi rin ng mga larawan ng humanoid na nilalang na hindi natin kauri. Sa isang pahayag, kinumpirma ni Bushman ng mga staff sa Area 51 ay pinaghalong Earth Things at extraterrestrial beings. Mayroon ding mga video footage na ipinakita ng isang dating engineer sa Area 51 na mayroon daw doong apat na buhay na alien na nagtatrabaho na kasama ng mga tao. Ang engineer na ito ay nagtatrabaho sa Area 51 mula 1966 hanggang 1979. Noong July 14, inulat ng isang turista na nagngangalang Sandra ang isang UFO na nakita niya na lumilipad sa ibabaw ng Area 51 habang siya ay naglalakbay sa disyerto at nakuhanan ito ng kanyang kamera mula sa bintana ng bus. Nakita niya ang isang bagay na lumilipad ng napakabilis at ito ay nawala rin kaagad. Nang i-check niya ang kanyang kamera, ay napagtanto niya na ang tila lumilipad na ibon ay isa pala ang totoong UFO.
Ang Area 51 ay ang isa sa pinakagwardyadong lugar sa mundo. Ang sino mang pumasok nang walang pahintulot ay babarilin kaagad gamit ang malalakas na armas nang wala man lang warning. Kaya naman, mas pinaniniwalaan ng mga tao na talagang may binabantayan silang mga alien doon. At ito ay patuloy na sinusubukang pagtakpan ng gobyerno. Ikaw, anong masasabi mo tungkol sa Area 51? Bakit ito itinatago sa mga tao ng gobyerno? Comment mo naman yung opinion mo dyan sa comment section. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ay huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga future uploads natin.